Sa pagdalo ni Pangulong Duterte sa founding anniversary ng Southern Leyte sa Maasin, muli niyang inulit ang paalala sa mga politiko, huwag pasukin ang ilegal na droga. Kasunod yan ang pagpatay kay Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili kahapon. Hindi na patay. Ambot o kinsay ka patay, pero gayong nantamo ayaw lagi. Ayaw yun. Inungkat ng Pangulo ang umunoy pagkakasangkot ng ilang mga alkalde sa ilegal na droga at ihinanay si Halili sa kanila. Basta gamito nimo ang imong poder para sa droga, para Hinog, kay Espinosa, karong ganina si Halili, Batangas, arti-arti pa katong gilatos-latos niya tong... Sabi ng Pangulo, front lang daw ni Halili ang kanyang shame campaign para pagtakpan ang kanyang pagkakasangkot sa droga. Kunyari itong mga adik, iyang ipaprosesyon pa na ito, huwag yun yun. Siya man na. Siya yun. Ang hinala ng Pangulo sa pagpatay kay Halili, suspicho yung mga mo, droga. Suspect lang, suspect. May bawo ka, Manggod? May bawo ko. Sagot ng anak ng pinaslang na alkalde. Related to drug but not the way they make it sound, no? My father has been fighting these people who's doing drugs. Kalaban ng dad ko mga drug lords. Sabihin ko lang, well, the president is a very intelligent man. He can speak for himself freely. And I cannot blame him for what he said. If he's been given false information. Bago si Halili, napatay na rin ang ilang alkalding may kinalaman umano sa droga base sa listahan ni Pangulong Duterte. October 28, 2016, napatay si Mayor Samsudin Dimaukom ng Dato, Saudi Ampatuan, Maguindanao sa isa umanong shootout sa mga pulis. November 5, 2016 naman, binaril at napatay sa kulungan si El Buere Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Matapos umanong manlaban sa PNP CIDG na nagsilbi ng search warrant para sa illegal possession of firearms laban sa alkalde. Napatay din si Ozamis City, Misamis Occidental Mayor Rinaldo Parahinog Sr. sa isang raid noong July 30, 2017 habang nagsisilbi ng search warrant ang mga pulis para sa illegal possession of firearms. Si dating Agoo La Union Mayor Eufranio Erigel na dati rin kinatawa ng 2nd District ng Lalawigan napatay sa pananambang noong May 12, 2018. May ilang alkalde rin napatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte na hindi naman nabanggit sa narco list. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 horas.